Netizens, hindi na iwasang maikumpara si Liza Soberano kay Sandara Park. Magandang araw mga ka-showbiz. Narito na ang update mula kay Liza Soberano at Sandara Park. Unwittingly ay na-compare si Liza Soberano kay Sandara Park dahil na rin sa nangyari nung una tungkol sa kanyang career. Nag-rebrand na si Liza, Who Wants to be Called Hope Now. Parang diring-diri siya sa dati niyang pangalan. Sa isang Facebook page ay na-compare si Liza kay Sandara Park, who also went rebranding nang sumali ito sa isang all-female Korean group. Wala kasing sama ng loob si Sandara Park sa naging career niya sa Pilipinas. Wala siyang sinumbatang mga tao. Hindi niya ipinahiya ang kanyang manager. Sa tingin ng netizens, dapat gumaya si Liza kay Sandara Park na sobrang minahal ang mga Pinoy kahit na may lahi itong Korean. Puring-puri ng netizens si Sandara Park dahil kahit sikat na sikat na ito sa Korea ay nagbabalik pa rin siya sa bansa para makasama kahit sandali ang mga nakasabayan niya sa Star Circle Quest. Narito ang mga comments ng netizen na lumabas sa isang Facebook page. Santi lang ang rebrand na walang eme-eme, pasabog agad. Ganyan dapat, Liza. Si Tara, until now, grateful kung sino mga naging dahilan bakit siya naging Sandara. No wonder. Until now, mahal siya ng publiko. Seriously, Liza should learn from Sandara. Even when her mother station back then shit on her, Sandara still acknowledge where she came from. Wala talagang masamang tinapay kay ate mo. She doesn't burn bridges, but took back with gratitude instead. Kung tutuusin siya yung may dahilan maging bitter. Well, anyway, I love her when she was Sandara, and still love her as Dara. Best example of successful rebranding. From Sandy to Dara Park. Pare-parehas mong minahal, di ba? Simple lang yan. Love the industry. And the industry will love you back. Dara rebranded herself but never not once. Did she trust on her past experiences dito sa Pinas? And she's not even Filipino by blood. Kaya good luck dun sa isa. If I were her, I'd take acting workshop first. Yes, Sandara Park, nag-rebrand siya without any echos. Did not delete any photos or videos from her old agency. Interact
with anyone. No drama. Sandara deserve it naman. Hindi sayang ang support ko. Kahit noong mga panahon na ito, ay malakas ang GMA with the reality shows and telepantasy series. Sa lahat na gusto ko talaga mag-out sa box niya, yung walang sinunog na tulay. Of course, sa Dara Park, umalis ng tahimik. And then, boom, ipang Sandara na at super sikat pa. Pero never nakalimot kung saan siya nagsimula. Marunong pa din magtagalog hanggang ngayon. Actually, kahit her former network did her dirty, she's still thankful. Kasi kung di din naman dahil sa ABS-CBN, hindi siya mapapansin ng mga entertainment agency sa Korea. And she acknowledged that. Kaya tingnan mo, inuulan siya ng blessings. I like this in general. Like we all have our disappointments and we all want to grow. But we have to at least acknowledge the things we learn along the way and be grateful to those who help and mold us. Si Sandara ang epitome ng term na rebrand. Hindi lang Pinas ang nakonquire niya worldwide. Tsaka pusong Pinoy si Krung Krung. After all these years, ang galing niya pa din magtagalog. Grabe, pinagdaanan niya sa SCQ. Pinaiyak ni Tito Boy ng maraming beses. Pero, the girl is genius. Dito na lamang po muna mga ka-showbiz. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod pang mga video.